Hello, magandang morning, guys. Welcome sa aming YouTube channel, Tris Maria's Farmer's Vlog. Hello, guys. Welcome sa aming YouTube channel, Tris Maria's Farmer's Vlog. Ngayong umaga, guys, ang gagawin natin ay mamumulo tayo ng itlog ng mga itik. Kasi dito sila, guys, nangingitlog sa gitna ng palayan. Ayan po, guys, ang aking mga itik. Nagpapahinga sila doon sa may tabi ng ilog. Tara na, guys, maghanap na tayo. Samahan niyo po ako, ha? Maghanap tayo dyan sa gitna ng palayan. Ayan, tara! Malalim, guys, yung putik. Naabot na yung buta ko. Tsagaan na lang natin para makarating tayo doon. Pagdating sa gitna, baka di na kamakagalaw. Kasi palalim ng palalim yung putik. Dati kasi, nangingitlog yung mga itik namin dyan, guys, sa saging. Kaso lang yung mga aso namin, mga matakaw sa itlog, sila yung nangunguna na manguha. Pinakain nila sila ang unang kumakain ng mga itlog. Araw-araw ba naman, guys, laging may itlog, syempre. Makakarami ka, makakaipon ka, araw-araw may apat. Tapos, nangingitlog sila halos naabot ng ano, mga 3 buwan, 4 na buwan, kung huminto sa pangingitlog. Kaya nakakarami kami, guys, ng itlog. Ayan na po, andito na. May nakita na akong itlog, 3 lang. Asan kaya yung isa? Siguro, inunahan na naman ako ng aso. Yan. Gagawin natin dito, guys. Ilalaga naman natin 'to. Sana, guys, makabili pa ako ulit ng mga itik para paramihin namin dito sa aming palayan. Kasi nakakatulong din sila, guys. Sila yung kumakain ng mga golden kool dito sa aming palayan. Kaya hindi na si Papa ko nag-spray para mamatay yung mga golden kool. Kaya hindi na nag-spray ang papa ko every time na mag paano kami patanim ng palay, kasi masisipag mangain yung aming mga itik. Kahit 4 lang sila, nauubos nila yung 5 pala, nauubos nila yung mga golden kool dito sa aming palayan. Kaya hindi na talaga si Papa ko nag-i-spray. Ayan, guys. Uwi na tayo. Hindi ko na mahanap yung isa. Siguro, kinain na ng aso. Inunahan na kami. Inunahan na ako manguha. So, guys, hanggang dito na muna tayo. Salamat sa itlog ng aking itik. Thank you, guys, sa inyong panonood sa amin. Simple lang po ang aming pamumuhay dito sa probinsya. More on pagtatanim lang ang aming ikinabubuhay. Kasi mahirap lang po kami. Tama lang ang buhay. Basta may kinakain araw-araw, mayroong palay. Paproblemahan na lang namin yung pangulam. Pero, guys, mahirap din naman kasi bago ka makakuha ng pera, paghihirapan mo muna katulad ng mga hintay ka muna para magkaroon ng bunga yung mga niyog at gagawin mong kupra. Kaya medyo nagkakapira kami mga isang buwan ganun ang hintayin mo, or mga 45 days bago ka magkupra. Kaya, guys, ganun talaga, tsaga-tsaga lang ang buhay. Tapos nag-aalaga-alaga kami ng baboy.
Tapos ang mamahal ng mga pagkain ng baboy, kailangan na naman, maghintay na naman kami para makapag-harvest ulit kami ng niyog or kupra. At saka itong mga saging-saging namin, pinagbibinta namin to. Kaso lang, wala kami talagang yung steading buyer. Kaya yun minsan, yung mga ano namin, mga saging, na ano siya, na overripe or nabubulok na lang, pinapakain na lang namin sa mga baboy. Kasi nga, wala kaming pinagsusuplayan talaga ng saging. Walang kumukuha sa amin ng mga saging. Yung buyer talagang steady buyer. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. Again, Tres Marias Farmers Vlog. Sorry guys sa mukha ko. Hindi naman talaga maganda. My God, ang dami ko ng amurang. Thank you. Hello guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung aking mga alagang baboy. Ito, yung alaga ko. And guys, malaki na. Ngayong Christmas, pwede na itong ibenta. Tapos ito guys, may isa pa ako dito, isang buwan pa lang to. Ito guys, yung libangan ko dito sa amin, libangan namin yung magkakapatid, mag-aalaga-alaga ng baboy. Tapos doon sa kabila, meron doon guys, yung nakatali lang sa puno, yung nililipat-lipat lang namin ng pwesto para makakain ng mga damo-damo. Yung lalaking baboy yun guys. Ayan. Ayan po ang aming mga alaga dito. Tapos yun sa kabila, mga kulungan naman ng manok ng aking kapatid na lalaki kasi mahilig mag-alaga ng manok. Lalo na yung mga manok na lalaki. Tapos ayan o, ang mga alaga namin. May mga sisiw. Sa kanya yan, sa kapatid kong lalaki. Sa aming mga babae naman, ito naman na mga baboy. Yan ang routine namin guys. Araw-araw, magpakain ng baboy. Mamulot ng itlog ng itik. Guys, after magpakain ng baboy at mamulot ako ng itlog ng itik, andito na naman ako guys sa ilalim ng aming maniyog at magpapastol ako ng aming kalabaw. Ayan guys, ililipat ko at maghahanap ako ng mga madamo, doon ko ililipat ang aking mga kalabaw. Ito yung itong isang kalabaw kay Mice yun, kay Mice doon sa Tres Marias, yung Mice na pangalan doon sa kanya yan. At saka yun na mag-ina sa akin kay Mitch. At kay Ja, wala pa si Ja nakalabaw. Baboy lang sa kanya. Ayan guys. At saka may dalawa pa kami. Andun kaya kila kuya ko. Pinadala muna namin doon kasi hindi na namin kaya ditong ipastol. Kasi nauubos na yung mga damo. Konti na lang yung mga damo. Wala nang masyadong makakain yung kalabaw dito sa amin. Kaya pinadala ko muna doon kila kuya sa kabila kasi madamo doon. Kaya yan guys, samahan nyo ako guys at ililipat natin.
So ayan guys, tapos na ako magpastol ng kalabaw, pauwi na ako. Salamat guys sa inyong panonood. Thank you guys.